Po. Opo, itinatago muna po natin siya no, sa ibang pangalan, si alias Joanne. Joanne, kamusta ang pamilya po ninyo ngayon? Sobrang nagdadalamhati po, ma'am, kasi bigla-bigla naman yung pangyayari. Hindi po namin inaasahan talaga yung ganitong pangyayari. At kayo'y, syempre, kahit sino naman ho makakita nung video po, italagang nagulat. Meron ho ba kayo naiisip na posibleng motibo bakit ho ito ginawa sa inyong kamag-anak? Wala naman, ma'am. Wala po kami na iniisip na parang suspect o man. Ma'am Joanne. Kasi yung ate ko bumalik lang ng bumalik lang siya ng ng Tarlac para kasi may nakalimutan lang siya at babalik din niya agad ng Isabela. Pero ganun na yung nangyari. Oo. Ma'am Joanne, para lang ho sa hindi mga nakasubaybay dun sa storya nung pagbaril, ano po? Yun hong dalawa, una, magkaano-ano po ba, saan galing at saan papunta? Galing po sila, sir, ng Isabela. Papunta po sila ng Tarlac. Opo. At magkaano-ano po yung dalawa? Mag-live-in po. Opo. At kayo po, ay ano pong relasyon ninyo dun sa dalawa? Kapatid ko po, yung babae. Ah, okay. Okay. At sabi nyo nga po, kayo nagulat, wala kayo naiisip na motibo, no? Ano po ba ang kanilang pakay? Bakit po sila pupunta ng Tarlac? May nakalimutan po kasi yung ate ko sa apartment na mahalagang bagay. Kaya kahit masama yung pakiramdam niya, bumalik siya. At ang kwento nga doon, ma'am, meron naman siyang meron naman siyang sasakyan. Bakit hindi niya kinamit yung sasakyan niya? Nag-commute pa. Opo. Kaya na doon kami nagtataka, ma'am. Opo. Opo. Dati-dati naman kasi, ma'am, ginagamit niya yung sasakyan niya. Pero yung araw na yun, hindi niya ginamit. Tapos yung mga cellphone niya, ma'am, naiwan pa niya sa kwarto. Wala siyang dalang cellphone. Opo. Ma'am Joanne, mga ilang taon na po, kung pwede lang ninyong banggitin, yung dalawa, anong mga taon nila? 60 yung ate ko, mga nasa 55 yung lalaki, ay 57. Opo. At nakausap nyo na rin po ba, for example, yung mga kamag-anak din po nung kasama po niyang lalaki, yung ka-live-in partner niya? Opo, ma'am. Magkita-kita kami ngayon kasi kukunin din yung bangkay yung bangkay yung papa nila. Meron ho ba kayo, Ma'am Joanne, na alala or baka may naikwento yung kapatid po ninyo sa inyo na maaring merong kagalit or may problema po silang dalawa na maaring dahilan ng pagbaril po sa kanila? Wala naman, sir. Wala naman siyang naikwento sa akin, sir. Opo, at saka, sir, bago nangyari yan, apat na araw hindi kami nag-uusap yung ate ko, kaya nagtataka ako, hindi kami yung apat na araw na yun, wala siyang tawag or text. Opo, opo. Ano ba, Ma'am Joanne, ang pinagkakaabalahan ng mag-live-in o nagninegosyo ho ba? Yung ate ko po, sir, kuwan, may sakahin siya, may bukid siya, at may paupahan po siyang apartment type. Tapos yung lalaki naman, sir, ang business naman niya is sa bakery. So mga negosyante pala. Oo, sir. At wala naman kayong alam na may nakakaaway sila sa negosyo, may nakakabangga sila sa negosyo? Wala naman, sir. Wala naman po, ma'am. Opo. At saka, ma'am, kung ang pakay sana yung lalaki, yung umano sa kanila, hold upin sila, di kinuha sana yung pera, hindi naman. Pinalit naman po yung mga pulit yung Ma'am Joanne, meron ho bang dalang malaking pera yung dalawa nung oras na yon? Ang naisuli lang po sa atin, sir, po mga 16,000 po na cash, saka yung yung Canadian dollar. At hindi kasi po yun. Yung ate ko po kasi patur-tur lang siya. Pumupunta siya ng Canada. Basta somewhere in sir, dito sa Asia. Opo, opo. At hindi po kinuha sa kanila yon. Yung mga bit-bit po nila na pera na yon. Yes, ma'am. Binalit ko sa akin ng mga pulis kaninang umaga. Opo. Yung viral video po, ma'am, no? Kasi frontal yung kuha nun. So, kita mo yung mga pasahero tsaka yung lumalapit po na suspect. Namumukaan niyo po ba yung mga suspect na yun? Baka hindi, ma'am. Hindi ma'am. Kasi nagtanong po ako sa mga pulis. Tapos sa driver ng
Victory. Mm-hmm. Yung daw mga mga gunman, mm-hmm, dito daw sa Bayungbong sila sumakay eh. Bayungbong. Mm-hmm. Okay. Tapos dito bumaba na sila ng nagkarlan. Opo. Ma'am Joanna, established po ba, natukoy na po ba sa investigation kung magkasunod bang sumakay yung mga gunmen at yung kamag-anak po ninyo? Sinundan ba sila? Hindi, ma'am. Hindi, sir. Yung ate ko, galing po sila ng Isabela. Tapos yung gunman daw, dito sa Bayungbong daw, Biskaya sila sumakay. Opo, hindi lang kami masyadong familiar. Ano po? Alin ang mauna halimbawa? Yung pagsakay ng ate ninyo o naunang sumakay yung gunmen? Yung ate ko po, sir, ang unang sumakay. O, edi nakapagtataka ngayon, Ma'am Joan, kung paanong nalaman nung gunman na yung atin yung nakasakay sa bus na yun. Sir, ang kwan ng mga pulitzer, kaya parang ano, ewan ko ba, sir? Oo nga, ang hirap ipaliwanag, ano po? Ang hirap po, sir, opo, kasi... Opo. Kwan. Mm-hmm. Opo. Ms. Joan, ano po ang ano po ang latest, no, na update na ibinigay po sa inyo ng mga pulis at meron po ba silang commitment sa inyo in terms of timeline sa pagresolba ng kaso? Parang yung pagtawag ng Juan kanina sa akin, nasa Isabela sila eh. Pumunta sila doon na mag-imbestiga. Opo, kasi kung ano yung talaga yung pinakarot ko, yung ganitong nangyari sa atin namin. Opo.